Hi mga ga! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's bilag, samahan nyo ako dahil isi-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa mga leftovers. So, tara, let's! Tingnan natin yung tinutukoy kong leftovers. So, ito mga ga, meron tayong natirang fried chicken. So, yung gagawin natin today, mga ga, itong mga leftover chicken, katulad ng sinabi ko kanina. Again, pwede din siya sa kahit anong leftover nyo sa bahay. It can be pwedeng Jollibee, pwedeng McDo, or kahit hindi leftover. Basta, kung ano yung chicken nyo dun sa bahay. Pero dahil nga, ito yung natira natin, so, isishare ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko dyan. Ito yung ating mga sangkap para dito sa ating chicken leftover na gagawin natin today. So, since ito lang yung nasa rep ko, yan, hiniwa ko na bawang, sibuyas, saka yung tirang repolyo, at pampatanggal ng lansa, luya. So, yan. At itong miswa ko, at yung chicken. So, yan lang ang mga sangkap, mga ga. So, tara, umpisahan na natin. Pagpasensyahan nyo na kasi madilim dahil napundi yung ilaw namin. Kaya, yan. Wala pang hindi pa nakakabili ng pampalit. So, yan. Itong, lagi ko itong ginagawa mga ga, pag may mga leftover hong, mga chicken, diba, minsan, di na natin pinapansin yung tira kasi malamig na. Pero ako, ito ang ginagawa ko tuwing may tira. Ewan ko kung ginawa nyo na rin to dati, pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi ako, palagi ko tong Again, katulad ng sabi ko kanina, pwede siya sa Jollibee, pwede siya sa McDo. So, kung ano yung nandun sa rep nyo, so, since ako yan, bawang, buyas, tsaka yung konting, wait lang, konting repolyo. Yan, repolyo. Tapos, gawin natin to. Diba? Ako, sinaseparate ko yung mga tawag dyan, mga balat. Kasi baka yung kakain, ayaw nila nung masyadong mamantika. So, pero kung gusto nyo din ng isama siya, pwede din naman. Kasi extra, tawag doon? Lasa. Diba? Kesa hindi nyo nakainin, sayang naman. So, ganito na lang gawin nyo. Siguraduhin kung mas matutuwa, masasarapan kayo dito mga ga. Tagal-tagal ko na itong ginagawa. So, hindi na sasayang sa akin yung mga tira or yung mga leftover sa gabi. Or, diba? Ganyan lang, hiwalay-hiwalay mo. Pwede siyang sotanghon kung gusto nyo, pero ako masuso ko miso eh. Promise, ang sarap nitong mga ga. Baka maging favorite yun na din. Baka umorder kayo, tapos itira nyo na lang lahat din yung nakainin. Tantan! Lagyan na natin ang sibuyas. Dito na ako. Kasi sabaw naman to. O,
matutuwa kayo kasi iba yung lasa niya. Talagang malinamnam. Wala lang, gusto ko lang i-share ito kasi ano, para, di ba, yung mga natira nyong or leftover nyong mga chicken, mga daang araw, o, di ba, pwede nyong innovate. Di ba, tama ko na. Huwag masyadong mantika kasi ano, may mantika na yung manok. Ang bango. Ang bango talaga ng bawang saka ng sibuyas, no? Yan. Lagyan na natin si luya. Pampatanggal ng langsa. Mga chicken, di ba, merong yan, yung regular na pag-isa lang kasi ito na sinama ko yung, tinanggal ko yung iba, okay lang daw sa kakain, pero may mga ibang kumakain ayaw nila nung ano masyadong may balat. Lagyan na natin ng tubig. Mga tatlo. Yan. Up tatlo at kalahati. Tapos, hintayin natin kumulo. Natry na namin yung iba. Yung unbox naman pag may tira or kung ano. Nilalagay naman sotang nun. Sarap din. Pero kasi mas gusto ko miso eh. So, yan. Hintayin lang natin konti pa na mag-simmer. Minsan, ano, i-share ko sa inyo kung paano ka mag-bake. At gumawa ng iba't iba pa. But for now, ito munang, ano, leftover na chicken na gusto kong i-impart or i-share sa inyo. Lalo na, kapag meron kayong mga tira-tira, diba? Yan ako mungkol muna. Ang bango! Okay, hindi mo na kailangan mag-import ng marami pang lasa. Yung chicken itself, ang lasa na niya eh. Kaya ay nga yun yung maganda. Hindi natin konti. Masarap to kung, buti na lang medyo spicy yung nabili ko. Kaya may ang, meron ng ano, ang hang. Kasi wala na akong paminta eh, mga ga. Yan, yung bao, yung luya ang nakakatanggal ng ano lang sa. So, diba? Yung chicken nyo, lalo na yung mga nagpa-party, diba? Pagka daming tira sa umaga, pwede tong ano, hangover soup. Kaya instead na ano, hindi mo napansinin, o kaya kasi nga malamig na, ganito na lang gawin yung mga ga, diba? Hanap. Yan. Si KFC. Masarap din siya. Actually, magkakapareho lang sila ng lasa si KFC.
si Jollibee at si McDo o si Andok, so sino mang chicken, basta ginanito mo, the best. Baka naman. Ang dali niya lang lutuin. I'm sure naman, absorb niya na yung lahat. Tapos, ganitoan mo, dahil ito, tira ko to nung mga nakaraan pa, so bago pa siya masira, nagamit ko na. O, diba, para na kayo merong isang meal na ngayon, na save mo yung ano, tanghalian mo. Da, magugas muna tayo. Again, diba, nakatapos ka na magluto, nakatapos ka na rin magugas, kasi nga, clean as you go. Hindi ka matatambakan. Ganito ako eh. Yan talaga mga batang makdo. Clean as you go. Nasanay ako ganun ga. Mga ga. Nagtrabaho ako dati dun sa makdo. Nung bata pa ako. So nakasanayan ko hanggang ngayon. Yung nga na. Mabilis akong kumilos. Clean as you go pa. Gusto ko lang sabihin. Diba mga. O diba kumukulo siya. Gawin natin 200 lang. Mabilis lang siya. O, di, meron ka ng, ano, sinabawang leftover na manok. Diba, mga ga? Ayos, nasave na ang tanghalian niyo. Dito nga lang ng miswa ko, eh. Kaya, ano, naubos na kasi favorite ko nga to. Pwede din yan sa sardinas. Pwede yan sa kahit ano. Kaya dapat meron kayong miswa. Miswa ang mga kasagot. Tarap kaya ng miswa mga ga. Okidok! Diba kaya dito na ako nag-isa? Para diretso na kasi nga may sabaw. Okay. Bango niya. Kung nandito kayo mga gama, amoy niya ang bango niya. Walang ka-effort, effort, ganun lang. Yung nandun lahat, nakuha niya lahat yung lasa ng manok. Sarap. Okay na. Luto na. This is it, pansit. Mamaya, kainin natin. Taas ko konti. So, see ya. Yan mga gao. Diba? Ang sarap. Pwede na to. Papatayin ko na. So mga ga, this is it. Kainan time. So, salamat sa pagsama nyo sa akin sa na-share ko today. I hope na natuwa naman kayo at may natutunan. So, for those of you na palaging nanonood, thank you mga ga. Please continue to like, to share, and to subscribe to my channel. So, stay at home lang kayo palagi and be safe. Okay? So, kain na tayo? Bye! See ya! Sarap!